Okay, so ito yung ROG Phone 6 na may pinakamabilis na chip, pinakamabilis na RAM, pinakamabilis na storage, pinakamabilis na display, at ang dami pang pinaka sa phone na to. Kaya laging namamayagpag ang ROG pagdating sa mga gaming phones. Pero sa dami ng lumalabas na flagship gaming phones ngayon, ito pa rin kaya ang maghahari ngayong taon? Tignan natin! Okay, so quick unboxing muna tayo. Meron tayo ditong AR card. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung para saan yan. Meron tayong manual, hard case na maganda rin yung design, braided Type-C to Type-C cable, at yung 65-watt charger. Tapos kapag binuksan natin yung phone at binuksan natin itong AR card, merong hinandang konting aktibidad ang ASUS para i-level up yung unboxing experience natin. At eto na, ang ROG Phone 6. Medyo mas gamery at mas maangas yung itsura nito ngayon kumpara sa ROG Phone 5 last year. Pero hindi OA yung pagkakadesign. Actually, sobrang nagandahan ako dito. Meron tayo ditong dot matrix logo ng ROG. Tapos meron ding dare to play na text na RGB rin pero static lang. Tulad last year, black and white pa rin ang available colors. At sa totoo lang, mas malakas ang dating sa akin nitong kulay white na meron pang blue accent na paborito kong kulay kaya mas panalo sa akin to. Meron sa primary camera, sa power button, at dito sa SIM tray. Na, by the way, ay pwede nating lagyan ng dalawang 5G SIM cards, pero walang micro SD card slot. Now, pagdating sa display, wala na akong hahanapin pa dito. Kahit ano pang gamit mo sa phone, siguradong magugustuhan mo to. Mapagaming man, social media browsing, at kahit sa panorod ng movies or videos, panalo yung display. 6.78-inch Samsung AMOLED panel na may 1080p resolution. Now, bakit ko nasabing wala na akong hahanapin pa dito? Well, unang-una, in-upgrade nila yung refresh rate from 144 to 165Hz. So, eto na ngayon, yung may pinakamataas na refresh rate sa lahat ng mga phones. At nangangahulugan lang din na sobrang bilis at sobrang swabe nitong tignan, lalo na kapag nag-i-scroll-scroll tayo. At perfect din yan para sa mga games na may support sa mataas na refresh rate. Pero syempre, hindi naman pwedeng smooth lang tignan. Syempre, dapat responsive din. At hindi nagkulang dyan ang ROG dahil meron tayo ditong 720Hz na touch sampling rate. Hindi ito yung pinakamataas dahil meron ng naka 1000Hz, pero sigurado ako na hindi mo na mapapansin yung difference nun dahil sobrang responsive na ng 720Hz. At pagdating naman sa viewing experience, good news ulit dahil accurate talaga yung colors, hanggang 1200 nits ang peak brightness, kaya wala ring problema sa outdoor visibility, may HDR10+, Widevine L1 so full HD streaming din tayo sa Netflix, at meron ding DC dimming technology iwas eye strain. Corning Gorilla Glass Victus na rin ang gamit nila dyan, isa sa mga pinakamataas na glass protection, at wala rin ako naging problema sa in-display fingerprint scanner nito. Mabilis at accurate din. Kaya again, kung usapang display lang din, panalong panalo to sa akin. Now, pag-usapan naman natin yung performance. Hanggang 18 gigs yung RAM nito na LPDDR5 na, tapos yung storage naman ay hanggang 512 gigs na UFS 3.1 na rin. Pinakamabibilis yung mga yan at ganun talaga kapag ROG phone. Top of the line lagi yung internals. At kung ano yung pinakamabilis, yun din yung ilalagay nila. Kaya pagdating sa chipset, gamit natin dito yung Snapdragon 8 Plus Gen 1. At buti na lang, in-skip ng ASUS yung 8 Gen 1 lang. At dumiretso na sila sa 8 Plus. Yung 8 Gen 1 kasi ay yes, malakas, pero medyo malakas ding mag-init. So itong 8 Plus ay hindi masyado. At base sa mga test na ginawa ko, mas malakas yung performance nito, mas matipid sa battery at mas maganda rin yung thermals. Kaya naman para sa akin, good decision talaga yung ginawa ng ASUS. Hindi sila nagmadali sa pag-release ng bagong ROG phone at inantay nila yung mas magandang chip. Nag-run ako ng AnTuTu benchmark dito at tulad ng inaasahan, eto na ngayon ang may pinakamataas na score sa lahat ng mga Android phones. Number 1 yan sa rankings ng AnTuTu benchmark at nangangahulugan lang din, nakakayanin nito ang kahit anong app na i-open mo. Social media apps, productivity apps, kahit pagsabay-sabayin mo pa, wala kang magiging problema. At mabilis ding mag-load yung mga applications dyan.
Ngayon, kung itatanong nyo naman yung performance sa games, eh ganun din. Matik na kaya nito yung mga games na lalaruin mo, dahil kung hindi, eh malamang hindi rin kaya ng ibang phones. Pero syempre, eh nagtest pa rin ako ng mga games. Actually, 10 games ang tinest ko dito. Hindi ko na i-discuss isa-isa dahil aabutin tayo ng siyam-syam. So ipapakita ko na lang sa inyo yung gameplay with FPS counter para may idea kayo sa kung anong kaya nitong gawin. Okay, so nakita naman natin na hataw talaga sa performance itong ROG Phone 6 at kinaya lahat ng games na tinest ko sa pinakamataas na settings. Pero ang tanong dito, eh kamusta naman kaya yung thermals? Well, medyo nagiinit pa rin sa mga games na mabigat talaga at may support sa mataas na refresh rate. Pero hindi umaabot sa puntong nakakabahala na yung init o nakakapaso na. Kumbaga yung normal na pag-init lang talaga ng phone kapag naglalaro tayo. Hindi na tayo umaabot ng 49 to 50 degrees ngayon. So mas maganda at mas komportable na yung paglalaro natin. At meron akong nakikitang dalawang rason kung bakit mas maganda yung thermals ngayon. Una, mas okay talaga yung thermals sa Snapdragon 8 Plus Gen 1. At pangalawa, eh tingin ko nagbigay talaga ng extra effort ang Asus sa cooling system ng ROG Phone 6 ngayon. Malaking kalaban kasi ng ROG Phone 5 last year yung pag-init. So dito sa ROG Phone 6, eh meron tayong 30% larger vapor chamber at 85% larger graphite sheet. So hindi naman masyadong halata na iniiwasan talaga nila yung overheating. At siya nga pala, andito pa rin yung dual battery design nila, so nasa gitna pa rin yung chip na pinagigitnaan ng dalawang baterya. At sa mga hindi nakakaalam, eh mas maganda kapag nasa gitna yung chip para kapag hawak natin yung phone, eh hindi natin mahahawakan yung mainit na part. Mas pantay din yung pag-spread ng heat at yan din yung perfect spot kung gagamit ka ng air coolers. At eto pa yung isang panlaban ng ROG Phone 6. Meron silang external accessory na AeroActive Cooler 6 na pwedeng magbigay sa atin ng up to 25 degrees Celsius na lower surface temperature. Unfortunately, wala tayong ganyan para itest ngayon, pero base sa mga nakikita kong reviews, mabisa nga raw talaga. Hindi ko alam kung aabot talaga ng 25 degrees yung ibababa, pero sa totoo lang, kahit 5 to 10 degrees lang ang maitulong ng cooler na yon, masaya na ako dahil hindi naman ganun kainit itong ROG Phone 6, lalo na kung ikukumpara natin sa ibang mga flagship gaming phones. Okay, so medyo nagtagal tayo sa thermals, pero eto na, yung mas magandang pag-usapan. Discuss naman natin yung mga features na ginawa ng ROG para i-level up pa yung gaming experience natin. Una dyan itong air triggers. Malaking tulong yan lalo na kung maglalaan ka talaga ng oras
para pag-isipan kung anong mga buttons ang isiset mo dyan. Halimbawa ako dito sa Apex Legends, yung right trigger ay sinet ko pang barrel, tapos yung left trigger naman ay nilagyan ko ng tatlong functions. Left swipe para sa crouch, right swipe para sa jump, at tap lang para mag-reload. Isipin mo yon, tatlong function sa isang trigger. So again, kung mayu-utilize mo talaga to at pag-iisipan mo kung anong isiset mong buttons, eh sobrang laking advantage ang makukuha mo. Unfair advantage kung magpapakatotoo tayo. Next naman ay itong Game Genie. Ito yung quick access natin sa settings kapag naglalaro tayo. At bukod sa sobrang gandang interface, eh sobrang useful din. Dahil dito natin pwedeng iset yung air triggers, meron tayong macros, screen recorder, nakakapagpalit din tayo ng refresh rate dyan, at dito rin tayo makakapagpalit ng performance profile. Meron kasi tayong iba't ibang profiles dito, depende sa kailangan o gusto nating performance, na makikita rin natin dito sa Armory Crate. Ito naman yung gaming portal ng ROG Phones. Makikita natin dyan yung mga games natin, at andyan din yung ilan sa mga settings, tulad na lang ng RGB lighting para sa LEDs natin sa likod, at dyan din natin pwedeng ayusin yung mga external accessories na ino-offer sa atin ng ROG. At nasa usapang software na lang din naman tayo, eh gusto ko na rin sabihin na malinis yung user interface natin dito. ROG UI based on Android 12, halos stock Android na rin, walang annoying ads and bloatwares, at pulido na rin gamitin. Dalawang major OS upgrades ang pangako ng Asus para dyan, tapos at least 2 years naman pagdating sa security patches. Okay, so usapang battery and charging naman tayo. Tulad last year, eh meron pa rin tayong 6,000 mAh battery. Di hamak na mas malaki yan kumpara sa iba, kaya para sa isang gaming phone, eh matagal din talaga tong malobat. Tapos yung charging speed naman ay mabilis din. 65 watts, so nasa 42 minutes lang ang charging time from 0 to 100%. At bukod pa dun, eh andito pa rin yung bypass charging, yung mga battery care features nila, at yung side port. So perfect yan para sa mga streamers at sa mga taong naglalaro habang naka-charge yung phone nila. Pagdating naman sa camera ay meron tayong 50 megapixel Sony IMX766, 13 megapixel ultrawide, 5 megapixel macro, at 12 megapixel front-facing camera. At sa totoo lang, para sa isang phone na naka-focus talaga sa performance, eh masasabi ko na ang ganda pa rin ng mga photos and videos dito. Hindi mo na talaga masasabi ngayon na pangit ang camera ng mga gaming phones. Ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong ROG Phone 6. Hanggang 4K 30fps din tayo dito. At meron din tayong electronic image stabilization. Okay, so bago tayo pumunta sa conclusion, discuss na rin muna natin yung ibang mga panalong features nito. Una dyan yung haptic feedback. Ang ganda ng vibration at haptic feedback dito. Gamit yung bagong X-axis linear motor nila. Yung dual front-facing speakers, panalo rin. Alam naman natin na kilala ang ROG phones pagdating sa quality ng speakers at ganun pa rin ngayong taon. Panalo pa rin yung sound quality para sa isang phone. Meron tayong equalizer para i-customize yan. At good news dahil meron pa rin tayong headphone jack. Tapos pagdating naman sa wireless connection, kumpleto rin. Meron tayong Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC at syempre meron ding support sa dalawang 5G SIM cards. Okay, so itong ROG Phone 6 ay nakakahalaga ng 47,995 para sa 12256 variant at 54,995 naman para sa 16 gigs na RAM at 512 gigs na internal storage. So ang tanong, number 1 na naman ba ang ROG pagdating sa mga gaming phones ngayong 2022? Well, marami na rin tayong nasubukang flagship gaming phones ngayong taon at masasabi ko na yes, eto na yung best so far. Well, actually may mas maganda pa dito dahil meron pa tong Pro version na ROG Phone 6 Pro.
64,995 pesos naman yon. At yun yung may 18 gigs na RAM, tapos yung likod ay may customizable OLED panel. The rest parehas na. Now, bakit ko nasabing eto yung best? Well, nakita naman natin kanina na natumpok nito lahat ng aspeto na importante sa paglalaro mo. Mapa performance, thermals, display, battery, charging, speakers, vibration motor, design, RGB lighting, extra gaming features like air triggers and side port, at ultimo yung software e pinaglaanan din talaga nila ng oras para kapag ginamit mo, eramdam mo kaagad na powerful gaming phone ang hawak mo. At hindi pa tapos doon dahil meron pa silang ino-offer ng mga external accessories na magpapa-level up pa sa gaming experience natin. Well, syempre may mga bagay pa rin na pwede pang ma-improve sa mga susunod na release. Tulad na lang ng paglalagay ng wireless charging. Yung IP rating natin dito ay IPX4 lang. So medyo mababa pero take note na eto lang yung gaming phone na may official IP rating o water resistance. So hindi na rin masama. Tapos yung camera naman ay hindi ko masasabing tatapat sa mga top of the line flagship phones na nakafocus talaga sa camera, pero nakita naman natin kanina na solid na rin talaga yung mga photos and videos na nakukuha natin dito. At ito yung dapat nating tandaan. Gaming phone kasi to, kaya ang focus talaga ay yung mga bagay na importante for gaming. Gamers ang target ng ROG dito. Nagkataon lang na nag-improve yung camera nila to the point na enough na yung quality nito ngayon para maging isang solid na all-around phone at hindi na lang basta-basta gaming phone. Kaya again, best gaming phone to so far, so mati ko itong ire-recommend sa mga taong nagtatanong kung anong magandang gaming phone ngayon. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nagustuhan mo itong video, i-click mo naman yung like at subscribe. Follow mo na rin kami sa aming Facebook, Instagram at TikTok accounts. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!